Yung challenge po namin is kailangan pong idikit yung mga dot between TIP letters, and then kailangan madaanan lahat ng obstacles, and kailangan paunahan po. Kailangan maging malakas yung boses ko as a commander, and syempre yung naka-blindfold kailangan niyang makinig dun sa sasabihin ko. Yun nga, focus on the game, good connection with your partner, and enjoy. Our main strategy po is to trust each other po. Kasi without trust, parang hindi po magagawa namin as a team yung task po. Sa akin, ang unang naging struggle is yung pag-upi, yung pag-tuko ko dun, or pag-pass through ko dun sa lamesa kasi nga nakaputi ako. We are Marines, are known to be disciplined and clean. Parang habang ginagawa po yung challenge, I really felt so lost. Kasi kahit nakita ko naman na po yung obstacles, pero pag naka-blindfold ka na, parang everything was go zero. Yung time na nakikita ko po, medyo nauna na yung voice. So medyo na, parang nagpa-panic na, pressure na po ako. So ang ginawa ko po is, kinot ko po yung attention niya, and I told her na yung mga instructions na mas madali na para ma-pin namin kagad yung dot. As a student, sometimes we really need others just to ask for learn, because di naman po sa lahat ng pagkakataon alam na po natin yung mga bagay sa paligid natin. Kailangan mo rin na makinig ka din sa mga taong mas na parang mas knowledgeable than you. Na-realize ko na siyempre naka-blindfold kami, wala kaming makita. Minsan mangangapa tayo, di natin alam kung ano yung gagawin natin. Parang nasa dilim tayo, ganun. But there's a person na willing tayong i-guide. Kailangan na lang natin na sumunod. Hindi siya madaling gawin. Kasi although nagko-command ka sa isang bagay, may mga dumadating na unexpected things. Yun yung mga pagsubok na darating sa'yo. So kailangan mo lang nagpasan at patuto dun sa pagsubok na binigay sa'yo. And learn from that. This has been T.I.P.TV and the Pin the Dots Challenge.